stars on a glorious day. Kung naibigan ninyo ang aming Italian road trip dito sa Ride PH kamakailan, aba, ituloy na natin ang biyaheng ito na talaga namang hindi nyo dapat palampasin. Ito ang muling pagdalo natin sa pinakamalaki at pinakasikat na motorcycle expo sa buong planeta, ang EICMA. Pero bago ang ating EICMA special coverage, mamasyal muna tayo sa labas ng Milan at ikutin ang ilan pang lugar na lagi namang binibisita ng mga turista sa Italia. Ilang beses na tayong nakapagbiyahe sa Italy, pero ang lagi ko lang nasasabi sa sarili ko ay sana kasama ko ang aking better half sa aking pagdalaw sa mga lugar dito. Nitong 2023, natupad na nga. Matapos ang dalawang taong lockdown bunga ng COVID, nag-revenge travel kami ni Mrs. sa mga lugar na pangarap naming marating. Nariyan ang Venice. Isang Pinoy ang aming tour guide sa Venice. Matagal ko na ang kaibigan si Ma'am Rebecca Sadsad at na-interview ko na rin noon. Binansagang the City of Canals o Floating City. Isa ito sa pinakaromantikong alindog na madarama mo kapag sinubukan mong sumakay kasamang iyong kabiyak sa gondola. Bakit nga ba Venice? Isa sa mga dahilan ay ang nakagigiliw na pasyalan, ang may 170 boat canals dito kung saan masisilayan din ang may 400 na foot bridges. Bukod sa kakaibang struktura ng mga gusali sa Venice na nakatirik dito mismo sa tubig, sa dami ng mga turista na naglalakad dito ay pwede ka nang mag people watch maghapon. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa nakalipas na tatlong dekada, may 30 milyong turista ang dumadalaw dito taon-taon. Mula sa Venice, sinilip na rin namin ang Florence. Dito naman tayo ipinasyal ng kaibigan nating si Marvin at si Nep. Florence ang capital ng Tuscan region ng Italy. Kung bitin ka sa oras, malamang ay hindi mo masisilayan lahat ng mga nagagandahang arkitektura at public art sa Florence. Halimbawa na lang, ang Domo ng Florence ay kakaiba sa lahat ng Domo ng Italy dahil sa terracotta-tiled dome nito na talaga namang napaka-espesyal. Dito sa Galleria di Accademia, masisilayan ang tanyag na sculpture ni Michelangelo na David, isa sa atraksyong dinarayo ng mga turista sa Florence. Sa Uffizi Gallery naman, mamamangha ka sa obra ni Botticelli na The Birth of Venus at ang kay Da Vinci na Annunciation. Minsan ang binansaga ng Florence bilang birthplace of Renaissance, bilang sentro ng arts, culture, commerce, finance, politics at economics. Kaya hindi rin nakapagtataka na hindi ito pinalalampas ng mga turista sa Italy. Dahil hindi nakalayuan at madadaanan ng aming tren ang Verona, sinilip na rin namin. Kilala ang Verona bilang setting ng Romeo and Juliet ni Shakespeare. Isang 14th century old na bahay na may maliit na balcony ang tinaguriang Juliet's House. Maliban sa Juliet's House, sinilip na rin namin ang Verona Arena, isang 1st century Roman amphitheater kung saan isinasagawa ang mga natatanging concerts at opera. Matapos masilayan ang mga obra sa iba't ibang kalapit na city sa Milan, mga obra naman ang halos lahat ng major motorcycle manufacturer ang aming pinuntirya. Ang huling EICMA coverage ng Ride PH ay noon pang 2019. Matagal rin bago nakabuelo ang buong mundo matapos ng COVID.
pero ito na marahil ang isa sa pinakamalaking motorcycle show matapos ang pandemya. Ang EICMA ang pinakamalaking motorcycle expo sa buong mundo. 2018 ang simula ng Ride PH ang taunang coverage sa Ro Fiera Milano sa Milan, kung saan ito nagaganap. Isang grandiosong pagsilip sa future ng mga motorsiklo ngayong 2024. Ang pagdalo sa EICMA o Exposition International del Ciclo Motociclo Accessory o sa Ingles ay International Exhibition of Cycles, Motorcycles and Accessories ay mahalaga para sa industriya ng motorsiklo. Isa kasi itong dambuhalang entablado para sa mga pinakabagong motor, concept motorcycles o anumang mensahe ng isang kumpanya para sa buong mundo. Kaya naman hindi na nakapagtataka na daluhan din ito ng maituturing na mga prominenteng tao sa industriya. Nitong huling EICMA taong 2023, mahigit kalahating milyon lang naman ang dumalo sa prestigyosong International Motorcycle Event. Mas marami ng 19% sa nakalipas na EICMA 2022. Mahigit 2,000 brands naman mula sa 45 na bansa ang nag-participate. Hindi rin biro ang klase ng paghahanda ng bawat exhibitors na umukupa sa 8 exhibitors hall, making it a record-breaking expo sa history mismo ng EICMA. Isa-isahin natin ang mga offering ng bawat major motorcycle brands ng mundo sa aming pagbabalik.